2017, I had cancer po. Nag-start po siya mga bandang May. Nagkaroon po ako ng very rare type of ovarian cancer. It was called gestational trophoblastic neoplasia. No po siya, sobrang rare po niya. Alam niyo kung gaano siya ka-rare? Dalawa lang po out of 100 women ang nagkakaroon niyan. 'Di ba? Napakapalad ko na ako pa yung isa. 'Di ba? Hindi naman po kami mayaman. Yun nga po kaya nga ako nag-OFW kasi po kailangan kong kumita para sa pamilya, 'di ba? Yung sinasabi nga po natin na minsan hindi na natin naiintindi yung ating kalusugan dahil nga po, kailangan natin kumita. I have 2 kids already that time. Talagang kailangan ko pong makapag-ipon. Hindi naman kami mayaman, di ba? So, trabaho, kayod marino. 7 days a week. No joke. Di ba? Ang pahinga po dyan, minsan 5 oras lang. Papabayaan mo talaga yung iyong kalusugan, whether you like it or not, na dahil sa lifestyle po na nangyayari sa atin, fast fascia, yung mga kinakain natin, hindi na ganun ka-healthy, 'di ba? Tapos yun nga nakukompromisa yung katawan natin. Wala tayong ginagamit din na pang-tulong para ma-boost naman yung immune system natin. Ito po ang nangyari. Nagkasakit nga po ako. Akala ko po noon, normal lang sa isang babae yung magkaroon ng abnormal na menstruation. Kasi nga, stress ako, baka next month ulit. So, ganun ang ganun po lagi yung nangyayari sa akin na pag hindi ako nagkaka-menstruation for the next month, alam ko next month magkakaroon naman. Kasi iniisip ko talaga stress lang until, ayun na nga po, 3 buwan na akong hindi nagkaka-menstruation, hindi ko pa rin po pinapansin. As always, binabaliwala ko lang nga. Kasi iniisip ko, nandun ako sa barko, bawal po na magreklamo ka. Kapag ka ikaw nagreklamo na meron kang sakit lagi, mapapauwi ka, mawawalan ka ng trabaho. So kinimkim ko lang po siya until hindi ko na napigilan. Kasi sumakit po yung tiyan ko at nag-report po ako sa medical center. Bago nila po ako binigyan ng gamot, protocol po yun, ipipregnancy test ka muna para safe ba na bigyan ka ng gamot. Diba? Yun po, positive. So hindi ka na pwedeng bigyan ng gamot, uwi ka na lang. Diba? Pwede naman umuwi, pabalik ka naman kapag nakapanganak ka na. So, okay lang. That is my 3rd pregnancy supposed to be. So, syempre, excited ka rin, di ba? Uwi po ako ng Pilipinas. Ni June 5, nasa OB gynae clinic na po ako. Ini-interview ako ng doktor. 3 buwan ka nang di nagkakaroon, ba't ang liit ng tiyan mo? Diba, pinahiga po ako, chinek yung tiyan ko, walang heartbeat na marinig doon sa stethoscope. Iba na, nag-iba na yung mukha ng doktor. Una, ano siya, excited. Transvaginal ultrasound ang ginamit sa akin. Ayun na, na-reveal po kung ano talaga yung laman ng matris ko. It was, ano na nga po, ang term nila is sagu-sagu na daw po yung mga bulok na itlog na nasa matris ko. Yung egg cell at sperm cell na supposed to be magiging baby sana, nabugok po siya. Nabulok na po siya dun sa taloob ng 3 buwan at kaya nararamdaman ko na yung pagsakit ng tiyan, yung ibang nalalaso na po yung dugo ko. So emergency raspa ang ginawa po sa akin at ang next step na kailangan gawin, i-biopsy po yung mga nakuha sa akin kung cancerous siya. And after a week, lumabas po yung test nun, cancerous talaga siya. Ang the next na naman is kailangan matignan natin kung walang naiwan sa parte ng katawan ko po. Dahil sa 3 buwan na nga siya na lumipas, di ba? Sabi talaga ng doctor, most likely meron. Doon nga po, hindi nagkamali, meron nga. At sabi po sa akin ng mga doktor, wala na tayong ibang way para magamot ka or matanggal yung mga kumalat na cancer cells sa dugo, sa katawan mo, kundi mag-chemotherapy ka na lang. Diba? Alam mo yun, yung kahapon lang, masaya ka, maganda yung kalusugan mo, dahil sinabi buntis ka, tapos sinabi walang baby, patay, diba? Ano na eh, dagok na agad, wala kang baby, tapos sasabihin pa may cancer ka. Alam mo yung bomba, sunod-sunod, diba? Yun po yung sinasabi nating masakit na akala mo okay ka lang, diba? Pero deep within mo, yes, sa'yo, hindi mo nakikita yung loob mo, kaya dapat iingatan talaga natin yung kalusugan natin. So, pumayag po ako, sabi ng mga doktor, 2 buwan lang daw po ako magkikimo. Kasi gagamitan lang daw po ako ng napaka-mild na chemotherapy drug. Hindi po siya nakuha dun sa sinasabi nilang gamot na mababa lang na dosage. Nag-chemotherapy po ako from July until December. Pinipilit po nilang pababain yung aking chemotherapy ay cancer count, hindi na po ako tinatalaban ng lahat ng gamot na ginagamit nila. Sinabihan po ako ng mga doktor niya na mag-prepare na daw ako for the worst. Diba? Habang lahat kayo, pas magpapasko, sasabihin nyo, mag-prepare tayo for Christmas. Kami, mag-prepare na daw po kami sa worst kasi hindi na nila alam kung ano pang mangyayarin pwede sa akin. Sobrang tapang na po ng mga gamot na ginagamit ko until eto na po talaga yung itsura ko niyan.
I was giving up already all hopes and I'm giving my life to God. But of course, in my heart, alam niyo yun, kailangan lumaban ka kasi nanay ka. I have a daughter po, ito, 6 years old lang siya this time. Iniwan ko po tong bata na to, 5 months old. Bumalik na po ako sa pagbabarko. Every year, 2 months ko lang siyang nakakasama. So yun yung masakit, no? Nagtrabaho ka ng matagal na panahon para nga balang araw, maganda yung buhay ng anak mo. Yun pala, di ba? Ikaw rin yung magiging cause para maging pangit yung mangyari sa kanya. Kasi may sakit ka na. Ikaw na nanay, ikaw dapat nag-aalaga sa kanila. Wala ka. Napabayaan ko na po sila. At ito po, sobrang labo na nung mata ko. Sobrang kalbo na ako. Bulol na po ako dyan. Hinang-hina na po ako. Kaya po talagang binigay ko na sa Diyos yung buhay ko. Sabi ko, Lord, December po yan, no, 2017. Sabi ko, Lord, tagal naman ma-reveal nitong purpose na to, diba? Lord, kung may purpose ka, sana naman wag mo na pong paabutin ng January yung aking sakit. But God is so good, alam niyo po, yung December na yan na hindi na nila alam kung anong gamot ang gagamitin nila sa akin. Sabi nila sa akin ng doktor, one deal na lang. Etong last na gamot na to, gamitin natin to sa'yo. Pag ito gumaling ka dito, sure na sure, eto na. Sabi po kasi nila, kailangan daw sa isang gamot na gagamitin sa'yo, makalima kang negative. Na yun, saka kanila i-declare na cancer-free. And I talked to God and I said to God, Lord, eto na lang, last time ko na po gagamitin tong gamot na to. Gumaling ako ngayon or hindi ako gumaling, eto na po talaga, okay na ako. I surrender everything to you. And to our surprise nga po, first week ng January, gulat po yung mga doktor kasi biglang nag-negative 3. Diba? From 200, nag-negative 3 po yung aking cancer count na gulat na gulat sila, sabi nila, hindi daw po yun totoo. Diba? Yung mga doktor, sabi nila, hindi yan mali yan. Kailangan nating ulitin nga yan ng 5 times, kailangan ituloy. Pero ayoko na po. I said to the doctors, hindi ko po, nagalit sila sa akin eh. Kasi binypass ko na daw po, birinay ko na yung protocol, hindi na raw po nila ako tanggapin doon sa ospital. Next week daw po, tataas ulit yung cancer counts ko. And sabi ko, sige, let it be, diba? Kung yun po talaga yung kaloob ng Panginoon, edi kung yun na, diba? And I just prayed to Lord na bahala ka na sa akin, God. Tapos tinanong ko rin po yung doktor, anong nangyari sa akin, Doc? Bakit po ako nagkaganon? Sabi lang po nila sa akin, until this day, nung daw pong kausap nila ako, wala pang definite reason kung ba't nagkakaganyan ng isang babae. Pero ang nirurule out po nila na cause is mahina na immune system na naman. Diba? Kasi you as the mother, as the host, hindi mo kayang bumuhay ng bagong buhay sa loob mo, kaya namatay sila. Dapat pala mapabalik ko na lang yung immune system ko na malakas. Diba? At hindi na ako magkasakit ulit. Kasi okay na eh. Basta ako po talaga, claim ko na yung healing ko kay Lord siya galing. At naniwala po ako na si Lord na ang magtutuloy-tuloy niyan. At awa nga po ng Diyos, start na po rin yun ng spiritual journey ko. Sinisik ko na siya. Of all Bible study group or church na mapuntahan ko, na-invite po ako sa isang Bible study group na nandun po yung mga angels na nag-abot sa akin ng barley. Diba? Yung ginamit ni Lord na kasangkapan. Ito po sila, si Mentor Nice at si Mentor RJ. Nakita niyo po, August 24, 2018. This is the first time na binigyan po nila ako ng barley. Diba? Nag-usap po kami Sunday niya, so siguro 2 days ago from that day, and sinabi nila, sis, yung sharing mo kahapon dun sa natin, sa Bible study mo, actually, alam mo ba, may Prada kami. Ito yung ginamit ni Miss Maritoni dati nung nagre-recuperate siya sa pagkakakancer niya. Sabi, alam mo yung narinig ko yung nagre-recuperate sa pagkakakancer, parang tung! Gawin agad yung pandinig mo, diba? Kasi yun yung pinagpe-pray mo eh. So, sabi ko, sige. Siyempre, hindi ko pinakikita excited ka sa kanila. Diba? So, ayun po. Pero pag-alis na pag-alis nila, nagtimpla agad ako. Tapos, ni-research ko siya sa Google at nakita ko nga po, wala namang pangit na side effect pala ang barley. So, talagang sinubukan ko na siya, trinay ko na po at ginamit ng ginamit. Nararamdaman ko na po na lumalakas yung mga naramdaman ko na nangihina. Kasi nung nagkikimo po ako, yan, lahat ng hawakan ko, bumabagsak. Hindi na nga po ako makatayo nun mag-isa. Kaya talaga pong sabi ko, kung itutuloy ko yung chemo, mawawala si cancer kasi wala na rin ako. Diba? So sabi ko, hindi talaga pwede. No, itigil na yung chemo na yan. At ito na nga po, itinuloy-tuloy ko na yung barley.
August 24, 2018. Nakakaramdam ka na ng buti, pero nare-realize ko na rin, ako, ang ganda pala nito. Pwede ko itong i-share sa mga kasamahan kong seafarers. Kasi yung mga kasamahan ko pong nagbabarko, ang daming ang nagkasakit. May mga nagkandamatay pang nakakita ko. Tapos, kinuukil-kil na ako ng konsensya ko. Share mo na, di ba? Yung share mo lang. After 4 months of taking barley, kinabahan ako, alam niyo po kung bakit. Po, January 2019. Tumigil na naman po yung menstruation ko. Lahat po nung nangyayari sa akin bago ko magka-cancer, nangyari na naman. Wala nga lang masakit na tiyan, di ba? O syempre, nakakakaba pa rin. Kasi dun nangyari yun eh, di ba? Eh sinabihan na po ako ng doctors nung pagtapos kong mag-chemo, imposible na rin daw po na magbuntis agad ako. Kasi nga sa tapang ng mga gamot ko, nasira rin yung aking mga organs daw na apektuhan. So most likely pa, ang sabi nila, uulit lang yung sakit ko. So nung January po, iniisip ko, ulit na yung sakit ko, 'di ba? Natatakot na ako. Punta agad kami ng OB-GYN. 'Di ba? Alam mo yung habang i-ultrasound ka, nanginginig ka kasi yung huling beses na in-ultrasound ka, cancer ang nakita nila sa loob ng matris mo. Pero thankful to God po, ang nakita nila sa loob ng tiyan ko this time is a sleeping baby. So this time, gulat na gulat po sila. Anong nangyari? Kala ba namin galing ka sa cancer, di ba? Hindi nila po pala masyado siniseryoso yung sabi kong galing akong cancer noon kasi nung nakita po nila, ganito na yung itsura ko. How can I recover for just 1 year daw po na normal yung itsura ko? Pinadala po nila lahat ngayon ng mga papers ko na galing po talaga ako sa mga chemotherapy at natakot po sila kasi sobrang tapang ng mga ginamit sa aking gamot. Eto na naman po sinabi nila, sigurado, yung babying lalabas sa'yo abnormal. Kasi po, it will take daw pala 3 years para ma-eradicate yung mga cancer chemotherapy drugs sa katawan ng isang nag-chemo. So, syempre, ako, nabaliw na naman ako kasi nasabi nila, di ba, doktor yan eh. Sabi po nila, inumin mo to. Mga irereseta namin gamot para ma-prevent si baby or ma-protektahan pati ikaw. Alam nyo, sa sobrang pananalig ko sa barley, hindi ko na naman po ininom lahat ng gamot na yun. Tinodo ko lang po yung barley, double dose. Wala po akong ininom na kahit na anong vitamins na para sa pagbubuntis. Wala po talaga. Sinasabi ko po yan sa mga OB ko. No? Hindi ko po iniinom yung vitamins. Ano ininom mo? Barley lang po, di ba? Tapos magugulat po ako yung mga kasabayan ko, mga buntis, may mga UTI. Ako po wala. Parang alam mo yung doktor ko, inaantay niya na pumunta ako doon tapos may UTI ako. Kasi nga hindi ko iniinom yung mga vitamins niya eh. Pero wala po talagang nangyari sa akin ganyan. At salamat po, after 9 months, ayan. Lumabas na po yung ating miracle baby boy na talaga naman pong sobrang healthy, normal in all aspects, glory and thankful to God. Lahat po yan until today po, eto na siya, di ba? Malaki, malusog, wala po siyang naging sakit. Never pa po siya, salamat sa Diyos again, hindi pa po yan nagkalagnat. Hindi pa po yan nagkaubo, hindi pa po yan nagkasipon. At yung sinasabi po nilang normal daw sa baby pagka mag-iipin, magdudumi-dumi, never pa po yung nangyari sa kanya. He's turning 1 year old already po in 1 week time. At yan lang po ang pinaiinom ko sa kanya, barley. Kahit po i-drug test nyo tong anak ko, wala po kayong makukuha sa sundugo niya yung kahit even vitamins. Kasi barley lang po talaga ang iniinom niya every single day. Parang aso po yan, di ba? Yung aso, pag inanyaw na mo ng buto, lalapit. Eto, ganyan na mo ng barley, lalapit. So that's the reason why po talaga, shinare ko na po talaga yung barley to all of the people that I would meet. And kasi naisip ko po, di ba, kung sarilinin ko tong testimony ko, hindi ko naman ikayayaman yan. Pero kung i-share ko po to sa maraming tao, alam ko po maraming buhay ang madudugtungan at maraming tao ang matutulungan. Ayun po ang purpose nung sinasabi ko kanina, 'di ba, na tinatanong ko ba't ang tagal lumabas ng purpose, na reveal po in God's time. So, yun po siya. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, siguro 1 minute na, few seconds na lang, ito po yung aking barley baby. Yan. Siya po, ang healthy baby ko po para makita nyo lang na talagang legit, no? Walang scam. Yan. Thank you po.